Good morning, fam. Welcome to Vlogmas Day 25. December 24 ngayon, and naisipan kong i-film itong vlog na ito in time for December 25. So this might be the last vlog na talaga for Vlogmas. Nasabi ko yung last Tokyo vlogs natin, no, na baka yun na yung last natin for Vlogmas. Pero naisip ko i-continue siya kasi naisip kong gumawa ng vlog para i-unbox na natin ang ating silver play button. Naisip ko na this is the perfect vlog to end our Vlogmas. Gusto kong i-share sa inyo yung silver play button na nakuha natin sa YouTube. Actually, yung tagal ko na nga siya nakuha, like 4 months ago pa, and ngayon ko lang talaga siya i-film. Naisip ko dapat i-share ko rin sa inyo, no, or ipakita ko sa inyo yung nakuha nating silver play button kasi part din kayo ng journey na ito. Hindi ko rin naman makukuha to kung hindi nyo ako sinuportahan all throughout my YouTube journey. So tara, i-unbox na natin, tapos mag-year-end review na rin tayo, no, balikan natin lahat ng mga naging vlogs natin, tapos mag-share na rin tayo ng life update lately. Tapos at the end of the vlog, magbibigay tayo ng giveaway. So tara, start na natin yung vlog. So before we start the vlog, I want to thank lang all na mga nagpadala sa akin ng mga PR kits this Christmas. So first is our Google Philippines family fam, Sir Mervin. Thank you so much kasi recently umattend tayo ng Google event, diba? The Year in Search 2023, and nagbigay sila nito. Napakita ko na ito sa inyo sa vlog natin yesterday. So ayan siya. Thank you so much, Google fam. Next naman, nagpadala sa atin si Anders Score Lariella ng mga Rita Reitz products. So merong Guyabano Fruity, tapos Honey Tamarind Candy. So ayan, thank you so much. Next, of course, ang ating Cebu Pacific family. Actually, na-unbox ko na siya. May ribbon nga siyang ganyan. And sa IG story ko na lang siya i-upload. But thank you so much for the PR kit this Christmas, our Cebu Pacific family. So ayan siya. Nagpadala sila ng chocolate mangoes. Tapos meron din tayong dark chocolate from Auro. Ayan siya. Milk chocolate from Auro. Tapos yung mangoes din. Chocolate mangoes. And then, ang cute kasi nagpadala sila ng Game Boy. Ayan na. Nice. So, yeah. Thank you so much, my Cebu Pacific family. And marami pa tayong pagsasamahan. Marami pa tayong Cebu Pacific flights na iti-take sa 2024. So, thank you, Seb Fam. Miss Trish, Miss Candice, and Miss Jean, hello. Miss Mitch, ayan, ang dami. Thank you, Seb Fam. And last but not the least, yesterday kasi pumunta tayo ng SM North with the fam. Nag-dinner kami doon. And pinagupitan si Baby Zach. And may nasalubong akong couple. Sorry, nakalimutan ko yung name. So, sa nagbigay na couple na ito, please DM nyo ako sa IG. I want to know your name kasi nakalimutan kong tanongin kasi nga ang daming nangyayari sa SM North yesterday, tapos nung inabot yung gift pauwi na rin kami. So nakalimutan ko na rin mag-ask. So to the couple na nagbigay sa akin ito, maraming salamat. Please DM nyo ako sa IG para mapasalamatan ko rin kayo. So ito siya, Citizen. This is a Citizen watch. Nagulat ako kasi nung inabot sa akin, hindi ko in-expect na watch pala siya. Kasi naka-paper bag. Syempre nakakaya naman na nung time na inabot sa'yo, bubuksan mo agad, diba? Ito siya. Although, ipopost ko rin siya sa Instagram. Ayan siya, oh. Tapos pag binuksan mo, ayan, that's the watch. Ang ganda, no? So, Citizen Echo Drive. So, sabi nila, nanonood daw talaga sila ng vlogs. Sobrang nagpapasalamat sila sa vlogs kasi ang dami nila nakuha ng tips and galing lang silang pupukong Japan for 10 days. So, ayan, oh. Susuotin natin siya. Excited akong gamitin siya, actually. Ayan siya. So, thank you so much. Please, 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 DM niyo ako sa IG. Salamat. So, that's it for the PR packages na na-receive natin. Ang dami pa nagme-message sa inyo na gusto magpadala. Hindi ko lang ma-replyan, no? Kasi sobrang busy. Pero kung gusto niyo magpadala, DM niyo ako sa Instagram. Then, I'll send you the mailing address. No? So, yan. Bago natin i-unbox yung ating silver play button, mag-year and review muna tayo, no? I-review natin yung mga naging vlogs natin sa 2022. So, for January, wala naman tayo masyado naging vlogs. Pahinga tayo noon kasi galing lang tayo ng Hong Kong trip ng December. Pero, ang major event talaga ngayon
January is nakuha ni brother-in-law and the sister si Kyoto, yung Toyota race na car nila. May vlog tayo noon. And then, pagpasok ng February, we went to Nagoya, Japan. Punta tayo ng Shirakawa-go. Tapos, nakabili tayo ng sobrang murang MacBook doon. Next, we went to Taiwan. We explored the tourist spots in Taiwan. Yun yung nadulas tayo sa Jufen. Tapos, nag-food trip at Rauhen Night Market. So, yan yung mga ginawa natin doon. March, we went to Boracay. Napanood nyo ba yung vlogs natin? So, dami ng Boracay vlogs. Baka nalilito na kayo. But yes, we did a summer vlog in Boracay nung March. April, sobrang memorable kasi pumunta tayo ng Dubai with Papang. We flew via Cebu Pacific Air. And then, met new friends din, si Ate M, si Jane, and si Patrick. Tapos, nag-explore tayo. We went to the tallest building in the world, the Burj Khalifa. Nakasakay tayo ng camel. Nakapag-desert safari tayo. Dubai talaga is one of the memorable trips for me kasi sobrang layo niya, tapos kasama natin si Papang. So, ang saya-saya talaga ng moment na yun. After that, we did a quick trip to Bangkok. It was a 3-day trip, if I remember it right. Yun yung in-invite tayo ng Picnic Hotel Bangkok. Nagpagawa tayo ng eyeglasses sa Chatuchak Market sa 5th Avenue Eyewear. Tapos, namili tayo ng gold sa MBK Center. Nag-food trip tayo sa Jad Fairs. Remember yung pork na malaking-malaki. Tapos, nag-food trip din tayo sa Siam Paragon. Nung May, nag-birthday si Papang. Nag-celebrate tayo nito sa Tagaytay. Tapos, pumunta tayo ng Saigon. Ito yung sumakit yung chan natin. Sobrang memorable din ito kasi hindi tayo tumuloy sa Kuchi Tunnel store dahil sumakit yung chan ko dahil coffee is life. Pero ang sarap ng coconut coffee at Kong Cafe. Hindi ko taga makakalimutan yun. And then, the most memorable motorbike tour na ginawa ko is yung sa Saigon. Yung kasama natin si Tin. And marami tayong mga binisit using the motorbike. No? Sa June naman, we did a Hong Kong trip. It was a work trip din na sinama ko si Papang. Thank you again kay Luvinus and kay Sir Ramil, no, for that opportunity. So, pumunta tayo doon and we visited the gold shop in Hong Kong, yung Luvinus nga, sa Worldwide Plaza. Nag-stay tayo nun sa Wan Chai, tapos nag-explore tayo ng Victoria Peak, ngong Ping 360. Ang saya din ng vlog na yon. Pagod lang kami ni Papang kasi ang daming lakad talaga sa Hong Kong. Grabe. After that, we celebrated yung birthday ni Mamang sa Silang Cavite, no? Double celebration kasi birthday din ni Auntie Tonya, yung mother nila Cass Anna. Then after that, ito na yung nag-attend tayo ng Google event, yung Pride Month. Naging speaker tayo sa isa sa mga events ni Google Philippines. So thank you Sir Mervin for that opportunity. Sobrang honored ko, no, to be part of that event. And then we celebrated my birthday, simple celebration lang with the fam sa Vikings dito sa MOA. Napanood nyo ba yung vlog na yon? Ang saya din nung vlog na yon. Tapos after that, we went to Boracay again. Short trip ulit sa Boracay. Kasi alam nyo naman pag nagbe-birthday ako, parang ewan ko, gusto ko talagang bumalik ng Boracay. July, nag-celebrate tayo ng birthday nila Sis, Cass Vanessa and Cass Karen sa Tongyang sa VGC. Meron din tayong vlog niyan. Tapos after that, nag-Fukuoka, Japan na tayo. Ito yung super relaxing trip natin. Pero summer sa Japan, so sobrang init. Pumunta tayo ng Nanzuin Temple, Dazaifu. Ito yung naging emotional tayo sa Canal City. So, ang saya din nung vlog na yun. Nung July din, na-turn over yung first property natin sa Lancaster. Yun yung ino-open natin for house rental ngayon. And magsa-start na yung renovation soon, so i-vlog din natin yan. August naman, we went to a summer trip to South Korea. Super memorable din ito kasi first time ko sa South Korea. We explored Myeongdong, Hongdae, Nami Island, Bukchon Hanok Village, nakapag BTS tour tayo, maintay ng Hanampig, and ito rin yung time na anniversary ni Klook. So, ito yung nag-top 2 creator ako of the month by promoting the codes for Klook's anniversary. Tapos, ito yung nawala yung bag natin sa Incheon Airport na iwan natin sa bus, diba? Sobrang memorable. September naman, ito yung na-acquire natin, yung bagong bahay natin. It's a 2-story, 5-bedroom house in Lancaster, New City. Pinakita ko rin yan sa vlogs and magsa-start na rin yung renovation this January kasi inasikaso natin lahat ng permitting, construction ban, ganyan, and okay na yon. So magsa-start na tayo ng renovation this January. Papakita ko rin sa inyo. On the same month, nag-vlog tayo na na-approve tayo ng Australian visa. So sinabi ko yan sa inyo, diba, na since fresh pa yung mga documents natin, ay opted to apply for another visa and luckily nag-grant tayo ng 1-year multiple visa for Australia. So, Australia vlogs soon.
And then, nag-Pampanga food crawl tayo with the Cavs. Marami rin tayo napuntahan sa Pampanga, pero siniksik lang natin in a day. So, super okay din yung food crawl na yon. Happy kaming lahat. Tapos, nag-staycation tayo sa Ace Hotel and Suites. Alala nyo yun, sama natin ang buong fam. Super na-relax tayo sa staycation na yon. Ang sarap ng mga food. And, ang sarap nung water or hydro spa nila. After that, eto na yung nag-10 day Japan trip tayo ni Papang. We went to Osaka, Hiroshima, and Fukuoka. It was a super memorable trip kasi Japan, my favorite country, tapos kasama ko pa si Papang. Tapos, ang tagal pa nung trip natin, 10 days, biruin ninyo. We went to BAM Museum, Kyoto, explored Osaka, nakadating pa tayo ng Nagasaki, nakasakay tayo ng Shinkansen, we ate steak, seafood, tapos ang sarap-sarap pa ng weather, so ang saya nung trip na yun. And then, pagpasok na nung November, ito na yung nag-South Korea tayo and start na tayo ng Vlogmas. So, ito yung super cold na pumunta tayo, nakakain tayo ng best beef in South Korea or Hanwoo, the best beef in South Korea with MJ from Gana Optical Myeongdong. Tapos nagstay tayo ng Hongdae and marami din tayo na-explore nung time na yun. Super sasaya nung trip na yun. Iksundong, Insadong, Namdae Moon, we went to Eunseol Tower. So, ang saya talaga nung trip na yun and malamig na no kayo. Yan, super memorable din nun kasi start ng Vlogmas, di ba? Ang ganda nung pasok ng Vlogmas natin kasi South Korea. After that, bumalik tayo ng Manila. Nag-vlog din ako dito sa Manila. Yung bumili tayo ng laptop ni Kaz Vanessa. Kumain tayo ng Singaporean food. Tapos, nag-celebrate tayo ng birthday ni Kaz Anna and ni Kaz Merce. Sa Balayda ko, napanood nyo ba yung vlog na yun, no? Tapos, ito rin yung time na nagkaroon tayo ng problem dito sa house. Siguro, this is the right moment para i-share ko yung nangyari, no? Kasi hindi ko siya shinare nung nakaraan kasi parang it was very sensitive that time and napag-usapan namin ng family na to keep it private na lang muna. So, ang nangyari nung time na yon ay nagkaroon ng Bell's palsy si Papang. Ito yung time nakababalik lang natin from South Korea tapos nagva-vlog tayo dito sa Manila, no? Parang mga, ano ba yon? First week ng December, no? Parang mga ganun. And then, ang nangyari kasi nun, so nagulat na lang kami nung araw na yon, parang it was a Wednesday. Yun yung time na bumibili kami ng laptop ni Kaz Vanessa. Napansin ni Mamang tsaka ni Sis na parang tumabingi yung mukha ni Papa. As in, nalaglag talaga yung half ng face niya. Siyempre, natakot kami kasi bakit naman magkakaganon, diba? Baka mamaya mild stroke siya, ganon. So, we were very alarmed that time. The next day, nagpa-check up agad. Dinala namin sa doctor and inassess agad ng doctor, no, kung ano nangyari. So, maraming test ang ginawa, laboratories, pinatalon siya, yung mga ganon. Kasi parang ma-assess nila initially kung mild stroke ba or what. Pero on the first assessment, parang nirurule out na agad ni Doc na hindi siya mild stroke and malaki yung chance na Bell's palsy siya. So, ang ginawa is pina-CT scan si Papang. Nagpa-CT scan kami, tapos hinintay namin yung result and thank God, pinag-pray ko talaga yun, no? Thank God, wala namang lumabas na any anomaly sa CT scan. It's clear. And pagbalik namin kay Doc, ayun, sinabi nga niya na it was a Bell's palsy. And alam niyo fam, kasi the only thing na ginawa ni Papang, alam ko mahirap magbintang, no? Mahirap magbintang sa kapwa natin. Pero hindi namin maiwasang maisip lang kung bakit nangyari yon. Kasi sobrang sakto naman, kasi the only thing na ginawa ni Papang nung time na yon is nagpalinis siya ng ngipin. So pumunta sila sa dentist ni Mamang, kasi si Mamang pinapaayos niya yung denture niya. Tapos si Papang, sakto, sumabay na siya. Nagpalinis siya ng ngipin. After nun, saka nangyari yung Bell's palsy. Eh, sinurge ko sa Google. Although, fam, nako, alam ko hindi advisable na mag-rely sa Google, no, pagdating sa mga medical conditions. Pero, sinurge ko lang naman yung meaning ng Bell's palsy, bakit ba siya nangyayari, ganun. Ang sabi is may natamaan na nerve or may na-damage na nerve sa face. Kaya siya nangingiwi. Parang ganun. So, naisip namin na yun lang naman ang ginawa ni Papang. Wala siyang ibang ginawa nung time na yun kundi nagpalinis lang ng ngipin. Tapos, after one day, naging ganun na yung mukha niya. So, feeling namin baka may tinamaan na nerve ba? Quote-unquote, baka. So, hindi kami sure talaga. So, wala rin naman kaming proof na ganun yung nangyari. So, tinanggap na lang namin. Kasi, injured na eh. So, nag-seek kami ng help kay Doc. Nagbigay siya ng mga gamot. Tinanong namin kung kailangan ba mag-therapy.
therapy kasi meron akong office mate na ganun yung nangyari and nag-therapy pa talaga siya. Pero sinabi ni Doc na maggamot lang si Papang, hindi niya in-advise na mag-therapy. And ngayon, December 24, parang 2 weeks to 2 to 3 weeks na ang nakalipas and bumalik na yung face ni Papang. So sobrang papasalamat talaga ako kay Lord kasi hindi niya kami pinabayaan dito sa challenge na to. Although may konting-konting-konti na lang pero sobrang bumalik na talaga yung face niya. Unlike nung time na unang nangyari yon, yung nag-dinner tayo sa Tagaytay, ano talaga, as in bumagsak talaga yung kalahati nung face ni Papang. Kaya sobrang nakaka-alarm nung time na yon. Parang hindi ko alam kung i-continue ko pa yung vlogmas kasi alam niyo yon na ang hirap nung may pinagdadaanan yung isa sa family kasi parang syempre affected talaga lahat. Pero I chose to continue pa rin the vlogmas and yeah, kumapit lang talaga kami kay Lord, pinagpray talaga namin and sumunod lang kami sa payo ni Doc na ituloy-tuloy lang yung gamot. And yeah, Papang is now okay and okay na rin yung face niya. So yun ang nangyari, no? Isang malaking pagsubok, pero pag ganun talagang may mga challenges kang na-face in life, andyan na yan eh. Kailangan mo talaga siyang tanggapin, pagdaanan, and ang magagawa mo lang talaga is ipag-pray. No, kumapit ka kay Lord kasi tutulungan ka talaga niya. So yeah, after that, umattend tayo ng company Christmas party. Tapos tuloy-tuloy na yan, we went to a farm trip to Da Nang. Thank you again kay Cebu Pacific and Da Nang Tourism for having me doon sa farm trip natin sa Da Nang. Sobrang dami nating naging vlog sa Da Nang and talagang babalik-balikan natin yun, no? Sama natin yung farm or si Lakas Vanessa, balik tayo sa Vietnam. After that, tuloy-tuloy ulit. Saglit na pahinga lang, ilang araw lang tayo dito sa Manila, tapos lumipad na tayo to Tokyo, Japan. So, recently lang na-upload natin yung last Tokyo vlog. After that, umaten tayo ng year in search ng Google Philippines. And then, nagpahinga tayo. Ayan, ngayon, December 24, nakabawi na ako ng pahinga talaga. Kasi nagpa-therapeutic massage ako. Yun yung parang sobrang deep tissue massage. Na wala lahat ng malamig ko sa katawan. Ilang araw na rin akong masarap pang tulog. Kompletong 8 hours and now December 24, we're very okay, no? Mamaya pupunta na tayo ng Cavite kasi doon tayo magse-celebrate ng Christmas Eve with the fam. So yeah, yan ang nangyari ng buong taon. Hindi ko alam kung may nakalimutan pa ako, no? Pero most likely, ito yung mga nangyari na major events ng 2023. Ang daming nangyaring magaganda. May mga nangyaring hindi maganda. Pero sobrang daming magandang nangyari na dapat na ipagpasalamat kay Lord talaga. No, kaya isipin nyo na lang, if may nangyari talaga sa inyong hindi okay, part talaga ng buhay and let's look on the brighter side, no? Ang daming mga major na nangyari sa atin, na-invite tayo sa mga prestigious events, and then nakapag-acquire tayo ng ilang properties this 2023, so... Yeah, thank you talaga kay Lord sa lahat ng mga blessings na nare-receive natin. And thank you sa inyo, fam, sa pag-support nyo sa akin all throughout. Maraming salamat. So tara, i-unbox na natin ang ating silver play button. So ito na siya! Ang tagal ko na ito nakuha, grabe, like 4 months ago pa. Ngayon ko lang talaga siya i-unbox. Kasi naghahanap ako ng perfect time. Pinano ko sanang pumunta ng Boracay para dun ko siya i-unbox. Kasi naisip ko, dun tayo nagsimula talaga sa Boracay, diba? Pero wala, hindi ako nakahanap ng time na pumunta pa ng Boracay para mag-unbox ng ating silver play button. Hindi ko pa siya i-display ngayon, fam. Kasi plano ko siyang i-display sa bagong bahay na natin. So, by first quarter next year, plano na nating lumipat ng house. Okay, i-unbox na natin ang ating silver play button. Ang tagal ko lang nakuha to. 4 months ago pa, pero ngayon pa lang natin siya i-unbox talaga. So, tan-tan-tan-tan! First time ko lang siyang makikita talaga. Kasi I have never opened this since nung nakuha ko siya 4 months ago. Ngayon pa lang talaga. So, merong pasulat si Society Awards. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us, YouTube creator. Ay, ayan. Tapos, merong pasulat dito si YouTube. Oh my God, ang ganda. OMG, ngayon ko lang talaga siya nakita, fam. Presented to JM Banquisho for passing 100,000 subscribers. Grabe, parang naman kinilabutan ako. Wow. Oh my God, I'm getting emotional.
Wow! Pam, ito na talaga ang ating silver play button. Grabe. Akalain nyo, no? Nung nag-start ako ng YouTube, hindi ko talaga akalain na aabot tayo sa ganito. Nag-start lang ako dahil gusto ko lang i-document yung mga travels ko. Gusto ko lang na may mabalikan ako pagdating ng panahon na nakapunta ako sa ganito. Na-experience ko yung ganitong bagay. Pero yeah, we have never imagined na aabot tayo ng ganito. So thank you Lord and thank you sa inyo. Grabe. I'm speechless. Hindi ko alam ang sasabihin ko pero sobrang nagpapasalamat ako. Ito pala siya. Ganito pala ang silver play button. I'm so excited na ma-display natin to sa bagong house natin. So, recognize your team. Share the recognition by allowing your team to purchase a personalized creator award. To purchase authorized copies. Ah, okay. So, pwede pala mag-purchase ng authorized copies. Yung team, no? But yeah, I'm so happy to have this creator award silver play button, no? Ay, nako. So, may pasulat si YouTube. Do you remember first subscriber? You're 100? You're 1,000 subscriber? Chances are you do. And we know that you'll definitely remember your 100,000 subscriber. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you have built. We're proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations! We know that you have many more stories to share with your community and we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you'll do next and we're here to support you along the way. And who knows, when you reach your million subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Yours sincerely, YouTube CEO. Hi, thank you. Thank you so much, YouTube, for this recognition. And fam, hindi ko na paulit-ulitin. Thank you, Lord, for this recognition. And thank you sa inyo. Again, hindi ko ma-achieve itong Silver Play Button Award without you, fam. So, thank you so much. Try natin tanggalin yung plastic para naman. Wow! Actually, hindi ko pa rin talaga siya nagpipicturan. Ngayon ko lang talaga siya inopen and ngayon ko pa lang talaga siya nakita. So, ayan siya. Okay, ligpit na muna natin. I-display natin to, fam. Paglipat na natin ng new house natin. First quarter of 2024, puhon. Okay, fam. So, dumating na tayo sa last part of this vlog, ang giveaway. So, from my previous engagements, nakakuha ko ng gift certificates from World Balance. And ito yung gusto kong ipag-giveaway sa inyo. So, right now, meron akong 30,000 worth of World Balance GCs. And pipili ako ng 10 mananalo ng tagti 3,000 World Balance GCs. So, itong gift certificates na ito ay pwede nyong gamitin sa any World Balance stores worldwide. And ito ang catch. I-comment nyo lang dyan sa baba kung why do you feel na kayo ang dapat na manalo nitong gift certificates na ito and pipili tayo ng 10 mananalo. Yung 10 mananalo na yon ay imi-meet ko personally. Kahit saan man yung parte, I will meet you, fam. So, for example, you're from Quezon City. Sige, magkita tayo somewhere in Quezon City. Iaabot ko sa inyo yung GC and sasamahan ko na rin kayo mag-shop para may bonding na rin tayo and makapag-usap tayo, diba? And let's see kung how the conversation goes. Maari tayong mag-coffee or mag-dinner sa labas. We will see. So, 10 yung magkakaroon ng chance to meet me this first quarter of 2024. Siyempre, isisingit natin yan sa schedule. Once ma-select natin yung winner, i-DM ko kayo sa Instagram tapos mag-meet na lang tayo. So, pwede rin sumali kahit yung mga hindi taga Manila. If you're from Cebu, sige, join kayo. Then I'll meet you in Cebu. I'll make time for you, fam, no? Kasi this is a chance to give back to you naman for all the support na binigay nyo sa akin all through the years. And then, it's an opportunity to meet me in person, makapag-usap tayo, and sasamahan ko na rin kayo mag-shopping and magamit itong mga gift certificates na ito. So, comment nyo lang dyan sa baba kung why do you feel na kayo ang dapat manalo ng mga gift certificates. So that's it, fam, for this vlog. It's December 24 and we're gonna celebrate Christmas sa Cavite. So after lunch, alis na tayo dito sa house and share ko na lang yung experience na yun on a separate vlog. So thank you so much for watching and I'll see you on the next vlog. Bye!